Magandang araw sa inyo mga batalyon. It's another engineering tutorial for integral calculus at ang topic natin ngayon ay rationalizing substitution. Okay, let us discuss rationalizing substitution. So kapag ang integrand ng rational fraction mo or partial fraction mo ay may laman na radical form ng nth root ng ax plus b, isubstitute mo daw na yung ax plus b mo ay equal sa say to the n. Okay? Kapag naman yung integrand ng rational fraction mo or partial fraction mo ay may laman na radical form na square root ng q plus bx plus x squared, isubstitute mo daw na ang q plus bx plus x squared mo ay equal sa say minus x quantity squared. Okay? Now, kapag naman yung integrand ng rational fraction mo o partial fraction mo ay may laman na radical form na square root ng q plus bx minus x squared, which is equal to the square root ng alpha plus x times ng beta minus x, isubstitute mo daw na ang q plus px minus x squared mo ay equal sa alpha plus x quantity squared say squared, or yung isang variable ang gamitin mo, beta minus x quantity squared say squared, kahit ano doon, pwede. Okay? Now, ang tawag mo sa pagsosolve ng integral ng rational fraction or partial fraction mo using substitution ay rationalizing substitution. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng rationalizing substitution na pinag-aralan natin kanina. So, sa problem number 1, determine the integral ng dx over x times ng square root ng 1 minus x. So, ang pinapahanap sa atin ay yung integral ng term na to o yung antiderivative ng term na ito. Okay? So, we are given a partial fraction here. So, we're going to use the rationalizing substitution para masolve natin na mas mabilis itong problem na ito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa problem number 1, pinapahanap sa atin ay yung integral ng dx over x times ng square root minus x. Okay? So, dito sa problem number 1, kung mapapansin mo, yung rational fraction natin o partial fraction natin ay may laman na radical form ng first property ng rationalizing substitution, which is yung number 1. Okay? Ito yun. Yung nth root ng ax plus b. So, isubstitute natin na ang ax plus b natin ay equal sa say to the n. Now, kung mapapansin mo, kapag kinuha ko yung nth root nito, okay, at ito rin ay nth root nito, okay, lumalabas na ang z mo ay equal dun sa nth root ng ax plus b. Okay? So, dito, lumalabas din na ang z natin ay equal dito sa square root ng 1 minus x. Okay? Now, we're going to square both sides para makuha natin yung equation ng x. Okay? So, kaya, in-square natin both sides. Ang kinalabasan nun, c squared is equal to 1 minus x. So, natanggal na yung radical sign. Okay? Nag-cancel out na dun pag in-squared mo siya. So, i-transpose mo yung negative x sa kabilang side, tas yung c squared sa kabilang side. Kaya, ang kinalabasan ng equation mo, x is equal to 1 minus a squared. Okay? Now, we get the derivative ng x, and that is dx, okay, is equal to derivative ng 1, that is constant, so kaya 0, minus, para makuha yung derivative ng say squared, you're going to use this formula, yung derivative ng power, okay, that is mu to the m minus 1 times derivative ng u with respect to dx, okay, so yan yung susundin mong formula para makuha yung derivative nito, so baba mo yung exponent, that is 2, tapos times ng z to the 2 minus 1, tapos ang derivative ng z ay 1 dz. Okay? So ito magiging z to the 1 na lang, which is z. 2 times z times 1, that is 2z times dz, kaya naging negative 2z dz. Okay? Now, buuin na natin yung pinaka-formula, okay, para magamit natin yung substitution. Okay? So integral ng dx over x times ang square root ng 1 minus x. So ang dx natin ay equal sa negative 2z dz. Okay? Kaya meron ka negative 2z dz dito. Over, ang x natin ay equal naman sa 1 minus a squared. Kaya 1 minus a squared. Tapos, ang square root ng 1 minus x natin ay equal sa z. Kaya naka-times z doon. Okay? So, itong z na to magka-cancel out na. So, ang matitira sa iyo, negative 2 dz over ng 1 minus a squared. Tapos, yung negative 2 na yun, dahil constant siya, ilabas natin siya doon sa integral. Okay? Kaya naging negative 2 integral ng dz over ng 1 minus a squared. Okay? Now,
Babalik ka sa topic ng integral ng inverse hyperbolic function. Doon mo makikita itong formula na ito na halos parehas nitong general formula itong equation na ito. Kaya ito yung gagamitin natin sa integral. Okay? So, ito yung a natin, tapos ito yung u natin. Okay? So, para makita mo siya na ganyan talaga yung pinaka-general form niya, ipapactor out natin itong term na ito. Kaya, negative 2, integral ng dc over 1 squared minus a squared. So, 1 squared, that is 1. O, tapos a, quantity squared ay equal sa a squared. Okay? So, ibig sabihin, ito si a natin, okay, at ito si u natin. Okay? So, pwede na tayo ngayon mag-integrate using this formula kasi napalabas natin itong general form ng formula na ito. Okay? So, negative 2. Tapos, pag in-integrate mo itong term na ito, ang lalabas sa'yo ay 1 over ng 2a. So, 2 times ng 1 kasi ang a natin ay 1. Okay? Tapos, ln ng 1 plus c over 1 minus c. Okay? Now, kalalabas na ng equation na ito. So, ito magiging 1 half. So, 1 half times negative 2, that will give you negative 1. So, negative 1 times itong term na to, that will give you negative ln ng absolute value ng 1 plus c over 1 minus c. So, meron sa properties ng logarithm na kapag negative ang ln mo, pwede maging positive siya, pero yung term sa loob ng ln mo ay magbabaliktad. Kaya naging ln, absolute value ng 1 minus c over 1 plus c. Okay? So, i-substitute na natin yung equivalent value ng z natin dito sa pinaka-equation na nakuha natin. Kaya naging ln ng absolute value ng 1 minus ang z natin ay square root ng 1 minus x over 1 plus square root ng 1 minus x plus c. So, this will be our final answer. Okay? Okay, let us have another example. So, sa problem number 2, determine the integral ng dx over x times square root ng x squared plus x plus 2. So, ang pinapahanap sa atin dito ay yung integral ng term na to o yung antiderivative ng term na ito. Okay? Okay, let us solve problem number 2. Okay? So, ang pinapahanap sa atin ay integral ng dx over x times the square root ng x squared plus x plus 2. Okay? So, kung mapapansin mo, itong partial fraction na ibinigay sa atin dito, yung radical form na ito ay may kaparehas na property. Okay? Which is yung property 2. Okay? So, ito yun. Okay? Which is square root ng q plus bx plus x squared. So, kaparehas niya yan. So, i-substitute natin na yung q plus px plus x squared ay equal sa z minus x quantity squared. Okay? Kaya, yung x squared plus x plus 2 ay equal sa z minus x quantity squared. Okay? Now, we expand itong z minus x quantity squared na to. Ang lalabas sa'yo dyan, pag in-expand mo yung term na yan, that will give you x squared plus x plus 2 is equal to z squared minus 2zx plus x squared. Okay? Now, ilipat natin yung mga term na may parehas na variable. Okay? So, itong x squared na to magka-cancel out na. Pag nilipat mo sa kabila, okay, magiging x squared minus x squared. So, wala na siya. So, matitira, x plus 2 is equal sa z squared minus ng 2xa. Okay? Tapos, tsaka natin ilipat ito sa kabilang side kasi nandun yung isang x. Okay? Kaya, ililipat natin doon. Tapos, itong 2, ililipat naman natin sa kabilang side. Kaya, naging x plus 2xz is equal to z squared minus 2. Tapos, ang common factor sa term na to ay x. Okay? Kaya, naging x times 1 plus 2z is equal to z squared minus 2. Okay? So, we divide both sides by 1 plus 2z para makuha natin yung equation ng x. Okay? So, ang kalalabasan nun, ang x mo is equal to z squared minus 2 over 1 plus 2z. Okay? Now, kapag in-squared mo, pag kinuha mo yung square root nitong term na ito, okay, ang equivalent niyan ay square root ng x squared plus x plus 2. Okay? Tapos ito, square root naman nito, ang kalalabasan nun ay z minus x. Okay? Now, para lang, kaya natin ginagawa yan, para mamaya kapag nagsagot na tayo ng mga problem natin, pag in-integrate natin yung mga pinakasagot, pag nag-substitute na tayo nung pinaka-equivalent data, hindi na tayo mahirapan kasi nasolve na natin siya. Okay? So, kaya
substitute natin yung equivalent value ng x na nakuha natin dito sa equation na to. So, that will give you square root ng x squared plus x plus 2 is equal to z minus ng x mo, which is z squared minus 2 over 1 plus 2z. Okay? Tapos, kuha ni least common denominator, which is 1 plus 2z. Okay? So, kaya, ito, mamumultiply doon sa z. Z times ng 1 plus 2z minus ng z squared minus 2 over ng 1 plus 2z. Okay? Kinawa mo yung least common denominator. Tapos, distribute mo itong z na to dito sa term na to. Z times 1, that is z. Tapos, z times ng 2z, that will give you plus 2z squared. Okay? Minus ng z squared plus 2. Okay? So, ito, 2z squared minus z squared, that will give you z squared. Okay? Kaya, ang kalalabasan na sa pinaka-equation mo, ang equivalent ng square root ng x squared plus x plus 2 mo ay equal to z squared plus z plus 2 over ng 1 plus 2z. Okay? Now, kuhanin natin yung derivative ng x natin. Okay? So, kung mapapansin mo, ito ay nagdi-divide. So, babalik ka dun sa topic ng derivative ng division. Okay? So, ito yun. That is u over b, which is b du, okay, minus u db over b squared. Okay? So, ito si u natin, okay, tapos si b, yung denominator mo. Okay? So, we let u is equal to z squared minus 2. Tapos, kuhanin natin derivative ng u natin, which is du, is equal to, ang gagamitin mo para makuha mo yung derivative ng z squared mo ay yung derivative ng power, okay, which is mu to the m minus 1 times ang derivative ng u, okay, with respect to the x. Kaya lang, dahil z to, kaya with respect to dz to. Okay? So, baba may exponent. Okay? Kaya 2 times ng, yung exponent niya ay minus mo ng 1. Kaya naging z to the 2 minus 1. Tapos, derivative ng z, that is 1 dz. Minus, ang derivative naman ng 2, that is constant, kaya 0. Okay? So, ito, magiging z to the 1. So, z to the 1 ay z. Kaya, z times ng 2 times ng 1 times ng dz, that will give you 2z dz. Okay? And that will be equivalent ng du natin. Okay? Now, ang b naman natin ay equal sa 1 plus 2z. Okay? So, we get the derivative ng v. And that is dv is equal to derivative ng 1, which is constant, ay 0 plus 2. Tapos, ang derivative ng z ay 1 dz. Kaya, 2 times 1 times dz, that will give you 2 dz. Okay? And that will be rdv. So, makukuha na natin yung derivative ng dx natin. So, ang dx mo ay equal sa bdu. Okay? So, ang v natin ay 1 plus 2z. Tapos, ang du natin ay 2z dz. Okay? Minus ng udb. Ang u mo ay z squared minus 2. Tapos, ang db mo naman ay 2dz. Okay? Over ng b squared. Okay? So, ang b mo ay 1 plus 2z tas quantity squared mo siya. Okay? Okay? Let us distribute the term. Okay? So, ang gagawin natin, ilabas na natin yung dz sa pinaka-term para mas maayos tignan yung equation natin. So, kaya naka quantity dz na to. Okay? So, ito, 2z times ng 1, that will give you 2z. Tapos, 2z times ng 2z, that will give you 4z squared. Okay? Minus, okay, 2 times z squared, that will give you minus 2z squared. Tapos, negative times negative, that will give you positive. Okay? Kaya, 2 times 2, that is 4, kaya naging plus 4 na doon. Okay? Kailangan maingat ka sa sign kasi isang sign lang ang magkamali, mali na lahat ito. Okay? Over ng 1 plus 2z quantity squared. Okay? So, ito, 4z squared minus 2z squared, that will give you 2z squared. Okay? Kaya naging 2z squared plus 2z plus 4 over ng 1 plus 2z quantity squared times ng dz. Okay? Tapos, i-factor out natin yung 2. Okay? So, kaya ang kinilabasan, 2 times ng z squared plus z plus 2 over ng 1 plus 2z quantity squared dz. Okay? Now, let us substitute yung mga nakuha natin mga data dun sa pinaka-equation natin, which is the integral ng dx over x times ng square root ng x squared plus x plus 2. Okay? So, ang dx na nakuha natin ay itong term na ito. Okay? That is 2 times z squared plus a plus 2 over ng 1 plus 2z quantity squared dz. Okay? Over, ang x natin ay ito, which is z squared minus 2 over ng 1 plus 2z.
Tapos, ang square root ng x squared plus x plus 2 natin ay equal sa ito, okay? Which is a square plus z plus 2 over ng 1 plus 2z. Okay? Okay, dito sa may denominator natin, i-distribute natin. So, that will give you z squared minus 2 times ng z squared plus z plus 2 over 1 plus 2z times ng 1 plus 2z, that will give you 1 plus 2z quantity squared. Okay? So, ito, makakancel out na. Okay? Yan, tsaka ito. Tapos, ito din, makakancel out na rin. So, ang matitira na lang sa term mo ay 2 over ng z squared minus 2. Okay? Kaya, naging integral ng 2dz over z squared minus 2. Okay? Tapos, ilabas natin yung constant value na 2. Okay? Ito sa integral. Kaya, naging 2 integral ng dz over ng z squared minus 2. Okay? Now, balik ka ulit dun sa topic ng integral ng inverse hyperbolic function. Doon mo makikita yung equation na to na may kaparehas dun sa general form ng formula na ito. Okay? So, ito yung u mo, tapos ito yung a mo. Okay? So, kaya, iaayos natin para makuha natin yung value ng u at saka ng a natin. So, 2 integral ng dz over, say, quantity squared minus square root ng 2 quantity squared. Okay? So, say, quantity squared ay equal sa z squared. Tapos, square root ng 2, pag in-squared mo yan, that is equal to 2. Okay? So, parehas pa rin. So, ibig sabihin, ang u natin ay z, tapos ang a natin ay square root ng 2. Okay? So, pwede na natin siya ma-integrate ngayon using this formula. Kasi, napalabas na natin siya doon sa general form. Okay? So, ang kalalabasan, no, pag in-integrate na natin itong term na to, that will give you 2 quantity, tapos that is 1 over 2a. So, 1 over 2 times ng a, that is square root of 2. Okay? Tapos, ln ng u minus a over u plus a. Kaya, ang u natin ay z, tapos minus ng a, which is square root ng 2 over ng z plus square root ng 2. Okay? Now, substitute na natin yung equivalent value ng z natin dito sa pinaka-equation. Okay? So, para makuha natin yung equivalent value ng z natin, balik ka dito sa equation na ito. Okay? Yan yung nakuha natin. Ito yun. Okay? Yan. So, transpose mo lang yung x na to sa kabilang, kabilang side, makukuha na natin yung z. That is, equal to square root ng x squared plus x plus 2 plus x. Okay? So, substitute na lang natin dito sa pinaka-equation na to. So, that will give you 2 times ng 1 over 2 square root ng 2. So, makakancel na yan. Kaya, matitira doon 1 over square root ng 2. Ln, ang z natin ay equal dito sa value na to, which is square root ng x squared plus x plus 2 plus x minus ng square root of 2 over ng z ulit natin, which is square root ng x squared plus x plus 2 plus x plus square root ng 2. So, lagyan mo ng plus yun. Okay? So, this will be your final answer. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 3, determine the integral ng x dx over 5 minus 4x minus x squared quantity to the 3 half. Okay? So, ang pinapahanap sa atin dito ay yung integral ng term na to o yung antiderivative ng term na ito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin ay integral ng x dx over 5 minus 4x minus x squared quantity to the 3 half. Okay? So, tignan natin kung anong properties ang babagsakan nito sa rationalizing substitution natin. So, itong 5 minus 4x minus x squared na ito, pag pinactor out mo ito, ang kalalabasan niyan ay 5 plus x tapos times ng 1 minus x. So, ibig sabihin, ito yung form na nakita mo sa property 3, okay? Which is ito. Okay? So, yung may alpha plus x at saka beta minus x yung factor niya. So, ibig sabihin, ang babagsakan nitong substitution ay yung property 3. Okay? So, kaya, ililet natin na itong 5 minus 4x minus x squared na ito ay equal sa alpha plus x quantity squared z squared or beta minus x squared z squared. Okay? So, ang gagamitin ko yung 1 minus x. Okay? Kahit ano naman dito ang gamitin mo, kahit yung 5 plus x z squared o kaya 1 minus x z squared, parehas lang yung sagot na makukuha mo. Okay? So, ang pipiliin ko yung 1 minus x para hindi masyadong komplikado yung buong solution ko.
Okay? So, kaya, naging 1 minus x quantity squared c squared. Okay? So, yung beta minus x ang ginamit ka. Okay? Now, itong term na to, sabi natin na equivalent dito sa factor na ito, which is 5 plus x times ng 1 minus x is equal to 1 minus x quantity squared c squared. Okay? Now, ito, makakancel out. Okay? May matitirang 1 minus x dito. Kaya, naging 5 plus x is equal to 1 minus x c squared. So, distribute natin yung c squared dito sa term na to. Kaya, naging 5 plus x is equal to c squared minus x c squared. Okay? Now, yung mga term na may x, pag samasamahin mo, kasi yung walang term na may x, ilipat mo sa kabilang side. Kaya ito, ilipat mo dito sa kabilang side, magiging positive. Tapos ito, 5 na to, ilipat mo dun sa kabilang side, magiging negative. Kaya ang kinalabasan, x plus x z squared is equal to z squared minus 5. Tapos ang common factor dito is x, okay? So kaya naging x times 1 plus a squared is equal to c squared minus 5. Okay? Now, para makuha natin yung equation ng x natin, we divide both sides by 1 plus a squared. Okay? Kaya ito yan. Ang kalalabasan na ng pinaka-final answer mo, ang x mo ay equal sa c squared minus 5 over 1 plus a squared. Okay? Now, kung mapapansin mo, pag kukuhanin na natin yung dx, okay? So, kapag kukumpute natin yung dx niya, ikuha na natin yung derivative nito, ito ay nagdi-divide yung term na to. So, ang gagamitin mo dyan para makuha mo si dx ay yung formula ng derivative ng division, okay? Which is u over b. So, yung numerator mo yung u, tapos yung v mo ay yung denominator mo. Ito yung formula na yan, which is b du minus u dv over b squared. Okay? So, we let u, numerator natin, which is a squared minus 5. Okay? So, we get the derivative ng u, that is du is equal to, ang gagamitin mong formula para magkuha mo yung derivative ng variable na may exponent ay ito. Okay? Yung formula ng derivative ng variable na may exponent. Okay? So, baba mo yung exponent and then you copy the variable and then yung exponent, i-minus mo ng 1. Kaya, naging 2 times ng z to the 2 minus 1. Okay? Tapos, sabi niya, get the derivative ng variable z. Kaya, that is, derivative ng z, that is 1 dz. Okay? Minus, ng derivative ng 5, that is constant, so that is 0. Kaya, minus 0. Okay? So, kapag sinimplify mo na itong term na to, this will give you z to the 1. So, ang z to the 1 ay z pa rin. Kaya, 2 times z times 1 times dz, that will give you 2z dz. Okay? So, that will be our du. Now, ang v naman natin ay yung denominator, that is 1 plus a squared. So, we get the derivative ng v, that is dv, is equal to derivative ng 1, that is constant, so 0, plus the same formula ulit. Ito, yung derivative ng variable na may exponent, that is 2 times ng z to the 2 minus 1 times derivative ng z, that is 1 dz. Okay? So, 2 times ng z times ng 1 times ng dz, that will give you dv is equal to 2z dz. Okay? So, makukuha na natin yung pinaka-derivative ng dx natin, which is equal to, ito, v du, okay? Ang v mo ay 1 plus a squared. Tapos, ang du mo ay 2z dz. Okay? Minus ng udb. So, ang u natin ay c squared minus 5. Tapos, ang dv naman natin ay 2z dz over ng b squared. So, ang v natin ay 1 plus c squared quantity squared. Okay? So, ngayon, ilabas natin yung dz natin doon sa pinaka-term para mas maayos tignan yung equation. Okay? Para hindi siya mas magulo. Okay? So, kaya naka-quantity dz na ito. Okay? Tapos, tsaka natin i-distribute itong mga term na to dito sa term na ito. Okay? So, 2z times ng 1, that will give you 2z. 2z times ng z squared, that will give you plus 2z cubed. Okay? Minus, okay? 2z times ng z squared, that will give you minus 2z cubed. Okay? Tapos, negative times negative, okay? That will give you positive, kaya plus na dito. Tapos, 2z times ng 5, that will give you 10z. Okay? So, ito, mawawala na. Kasi, magka-cancel out na sila.
Tapos 2z plus 10z, that will give you 12z. Okay, kaya ang dx natin is equal sa 12z over ng 1 plus z squared quantity squared dz. Okay, so that is our dx. Now, nakuha na natin yung mga data. Substitute na natin siya dun sa pinaka-formula. Okay, so ito yung pinaka-formula natin. So, ang una, x dx muna tayo sa numerator. So, ang x natin ay ito. Okay, kaya z squared minus 5 over 1 plus z squared. Okay, tapos ang dx naman natin ay equal sa value na to. Okay, sa data na yan. Which is 12z over ng 1 plus z squared quantity squared dz. Okay, over 5 minus ng 4 at tapos yung value ng x mo. Okay, ito yun, z squared minus 5 over 1 plus z squared. Okay, minus ng x squared. So, yung data ng x mo, which is z squared minus 5 over 1 plus z squared, quantity squared mo yun. Tapos, tsaka mo yung close yung 3 half. Okay, now, dun muna tayo mag-simplify sa numerator. 12z times ng z squared, that will give you 12z z cube. Okay? Tapos, 12z times ng negative 5, that will give you negative 60z. Okay? Ito yung pinaka-simplification doon sa numerator na ito. Tapos, 1 plus z squared times ng 1 plus z squared quantity squared, that will give you 1 plus z squared to the cube. Okay? Doon naman tayo sa may denominator. So, 5 minus 4 times ng z squared, that will give you 4z squared. Tapos, 4 times ng 5, that will give you 20. Kaya, minus 20. Okay? Over ng 1 plus z squared. Okay? Tapos, ito, distribute lang natin yung squared na yun sa bawat term nito sa loob. Kaya, magiging z squared minus 5 quantity squared over ng 1 plus z squared quantity squared. Tapos, enclose mo ng 3 half. Okay? Now, doon tayo sa may denominator. Okay? Kuhanin mo yung least common denominator na ito dito sa term na to. At ang least common denominator mo dyan ay 1 plus z squared quantity squared. Okay? So, ito 1 plus z squared quantity squared over 1 ay ito pa rin. Tapos, times 5. Kaya naging 5 times ng 1 plus z squared quantity squared minus 1 plus a squared quantity squared divide mo ng 1 plus a squared, that will give you 1 plus a squared times ng 4z squared minus 20, kaya naging minus ng 4z squared minus 20 times ng 1 plus a squared. Okay, minus, so itong term na to, yung this common denominator natin na 1 plus a squared quantity squared over 1 plus a squared quantity squared ay equal sa 1 times nitong term na to, kaya naging minus na lang na z squared minus 5 quantity squared over nung least common denominator natin, which is 1 plus z squared quantity squared. Okay, tapos enclose mo ulit ng 3 half. Okay, now gawin naman natin yung pinaka term na ito. Yan, i-distribute natin itong term na to dito, tapos ito i-expand natin yung mga term na yan. Okay, para mas madaling mag eliminate ng mga pwedeng ma-eliminate na variable. So magiging 5, tapos kapag in-squared mo yung term na yan, ang lalabas dyan ay 1 plus 2z squared plus z to the 4th. Okay, minus kapag minultiply mo itong dalawang term na ito, ang lalabas sa'yo dyan ay 4z to the 4th minus 16z squared minus 20. Okay, minus kapag in-expand mo itong z squared minus 5 quantity squared na ito, ang lalabas sa iyo doon ay z to the 4th minus 10z squared plus 25 over nitong 1 plus z squared quantity squared. Okay? And then, the same numerator pa rin. And then, naka-enclose ng 3 half. Okay? Okay? Dahil na-expand na natin siya, so pagsamasamayin mo na siya para makita natin kung ano yung mga variable na pwede natin cancel out. Okay? So, dito, makikita mo 5z to the 4th minus 4z to the 4th, that will give you z to the 4th. Tapos, z to the 4th minus z to the 4th ay 0. So, wala na yan. Okay? Mawawala na yan term na yan. So, dito naman tayo. 5 plus 20, that is 25. Tapos, 25 minus 25, that is 0. So, wala na ito. Okay? So, matitira na lang yung may mga squared na variable. So, 10z squared plus 16z squared, that will give you
26z² plus 10z² that will give you 36z². Okay, kaya ang kilalabasan ng nung pinaka equation natin ay yung numerator, which is 12z³ minus 60z over 1 plus z² quantity cube over ng natirang term dito, which is 36z² over ng 1 plus z² quantity squared to the 3/2. Okay, now simplify pa rin natin ulit. Okay, so this will be, factor out mo yung 12z dahil yun ang pinaka common factor dito. Okay, so kaya ang kinalabasan 12z times ng z² minus 5 over ng 1 plus z² quantity cube over ito, kapag ginamit na natin yung exponent na 3/2 na yan, that will be square root nitong term na to, tapos naka-cube siya. So, ang square root ng 36z², that will give you 6z. Okay? Kaya may 6z ka doon. Tapos, naka-quantity cube kasi naka-cube doon. Tapos, ito naman, pag kinuha mo square root nito, that will give you 1 plus z². Okay? Kaya 1 plus z², tapos may cube ka pa doon. Kaya naka-quantity cube. Okay? Now, kung mapapasin mo, ito, magka-cancel out na. Okay? Pag na-reciprocal mo yan. Tapos, itong 12z, okay, magka-cancel out dito. Okay? Yan. Kapag ito, kinoming cube, ang kalalabasan kasi niyan ay 216z³. Okay? So, yung 12z, divisible yan sa, yung 216 ay divisible dun sa 12. So, kaya, ang kalalabasan nun, 216 over 12 by 18. Okay? Kaya, yung z na yon matatanggal na dito sa z³ na yun. Kaya, magiging z² na lang ito. Okay? Kaya, ang matitira sa term mo, yung numerator mo ay z² minus 5 over itong 216, di ba, naka-cancel out, dinivide mo sa 12 para matanggal itong 12 na to, kaya naging 18. Okay? Tapos, naging z² na lang kasi naka-cancel out yung z dun sa ibabaw ng numerator na yun, kaya naging 18z². Okay? Now, ilabas natin yung constant variable, which is 1 over 18. So, kaya nilabas natin siya sa integral. 1 over 18, integral ng z², okay, over ng z², minus ng 5 over z². Ang ginawa natin, dinivide mo yung bawat term na ito dito sa denominator mo na z² para mas madali siyang ma-integrate. Okay? Now, ang kalalabasan niyan ay 1 over 18 integral ng z² over z², that is 1, minus ng 5 over z² times ng quantity ng dz. Okay? Tapos saka may distribute yung dz na yan. Tapos, dahil ito ay difference rule, kailangan mong distribute yung integral sa bawat term. Okay? Kaya naging 1 over 18 times the quantity ng integral ng dz. Okay? Kasi ito, mumultiply mo dyan, magiging dz, okay, minus ng 5 over ng z², okay, dz. Okay? Tapos, tsaka mo kukuhanin yung integral ng bawat term. Okay, kaya ang kinalabasan, 1 over 18 times the quantity ng integral ng dz minus 5 integral ng dz over z² ko. Kaya natin nilabas na kagad yung 5 na yon para madali natin ma-integrate kasi constant siya. Okay, so ito na yon. Now, ang gagawin natin, kasi kahit anong gawin mo, walang integral ito. So, there's a technique. Ang gawin mo, yung z² na yan, ipanik natin sa numerator. Okay? Para magamit natin yung power formula sa integral. Okay? Kaya naging 1 over 18 times the quantity ng integral ng dz minus ng 5 integral ng z to the negative 2 dz. Okay? So, pwede na tayo ngayon mag-integrate. Okay, so ito yung nakuha natin equation. Okay, so 1 over 18, ang integral ng dz ay z minus ng 5. Tapos, ang integral nito, para makakuha may integral niya, ang gagamit yung formula ito, yung integral ng power. That is 1 over n plus 1 times ng u to the n plus 1. Kaya naging 5 times the quantity ng 1 over negative 2 plus 1 times ng z to the negative 2 plus 1. Okay? So, ang kalalabasan niyan, 1 over 18 z
plus, kaya siya naging plus kasi di ba ito 1 over negative 2 plus 1 ay negative 1. So 1 over negative 1, that is negative 1. Negative 1 times negative 5, that will give you positive 5. Kaya naging plus 5 dun. Okay? Tapos yung natira ditong term, that is say to the negative 1. Okay? Kaya naging say to the negative 1. Dito. Tapos ang gawin natin, ibaba na natin ito sa denominator para maging positive na yung exponent niya. And that will give you 1 over 18 times z plus 5, 1 over z to the 1. Kasi ang z to the 1 ay z pa rin, kaya naging 1 over z na lang. Okay? Now, multiply mo yung 5 na yan dito sa 1 over z, and that will give you 5 over z. Okay? Kaya, ang kinalabasan, 1 over 18 times ng quantity ng z plus 5 over z. Tapos, kung ano yung least common denominator, which is z. Kaya, 1 over 18 z times z, that will give you z squared plus 5 over z. Okay? Now, kuhanin natin yung mga equivalent value ng z natin para may substitute na natin dito sa pinaka-equation na nakuha natin. Okay? So, kung babalik ka dun sa nakuha natin, umpisa dun sa solution na ito, ang 5 minus, 4x, minus x squared ay equal sa 1 minus x quantity squared z squared. Okay? So, ito, i-divide natin both sides. So, makukuha mo, ang z squared mo ay equal sa 5 minus 4x minus x squared over ng 1 minus x quantity squared. Okay? Tapos, para naman makuha natin si z, kuhanin mo yung square root ng bawat side na ito, ng term na ito. So, square root ng z squared, that is z. Square root nito, that will give you square root ng 5 minus 4x minus x squared over, dahil ang square root ng denominator mo magiging square root ng 1 minus x quantity squared ay equal sa 1 minus x. Kaya naging 1 minus x. Okay? Nawala na yung radical, nag-cancel out. Okay? Kasi naka-square dito. Okay, so i-substitute na ngayon natin siya, itong equivalent data na to dito sa nakuha nating integral na ito, okay, na data. So, 1 over 18, tapos z squared. So, ang z squared natin ay ito, kaya 5 minus 4x minus x squared over 1 minus x quantity squared plus 5, okay, kaya may plus 5 doon, over ng z. Ang z mo, that is equal to square root ng 5 minus 4x minus x squared over 1 minus x. Okay? Now, kuhanin mo yung least common denominator dito ulit. Okay? So, ito, mamumultiply doon. At ang least common denominator dyan ay 1 minus x quantity squared. Kaya, ang kinalabasan nun, 5 minus 4x minus x squared plus 5 times ng 1 minus x squared, quantity x squared, over ng 1 minus x quantity squared over ng square root ng 5 minus 4x minus x squared over ng 1 minus x. Okay? So, ito, i-reciprocal mo. Okay? So, ang kalalabasan nun, 1 over 18 times sa quantity ng 5 minus 4x minus x squared plus 5 times ng 1 minus x quantity squared over ng 1 minus x quantity squared times ng magbabaliktad to pag nareceive to kal mo, kaya naging 1 minus x over ng square root ng 5 minus 4x minus x squared. Now, magka-cancel na ito. Okay, yung 1 minus x na yan. Tapos may dito, dahil naka-squared yan, may matitirang 1 minus x dito. Okay? Tapos, tsaka natin i-multiply na sila. So, ang kalalabasan nun, 5 minus 4x minus x squared plus 5 times the 1 minus x quantity squared. Okay? Over ng 1 minus x yung natira dito times nitong square root ng 5 minus 4x minus x squared. Okay? Now, ito, expand natin. Okay? Tsaka natin pagsamahin dito sa term na to kasi baka meron pa tayong ma-cancel out na mga variable. Okay? Kaya i-expand natin yung 1 minus x quantity squared. So, kaya ang kalalabasan nun, 5 minus 4x minus x squared plus 5 times ng 1 minus 2x plus x squared. Okay? Yung expansion na to ay equal dito sa 1 minus x quantity squared. Okay? Over ng 1 minus x times ng square root ng 5 minus 4x minus x squared. Okay? Now, pagsamahin na natin yung mga term na yan. Okay? Tapos, itong 5 na to, i-distribute na natin dito. That will give you 5, tapos minus 10x, tapos plus 5x squared.
Kaya ang kinalabasan nung sinama mo na siya dito sa pinaka-term na to, 5 minus 4x minus x squared plus 5, okay, minus 10x, okay, plus 5x squared. Okay? So dito, pag sinimplify mo yan, kalalabasan yan, 5 plus 5, that is 10. Okay? Tapos, negative 4x minus 10x, that will give you negative 14x. Okay? Negative x squared plus 5x squared, that will give you 4x squared. Kaya plus 4x squared. Over, nung denominator mo na 1 minus x times ng square root ng 5 minus 4x minus x squared. Okay? Now, itong term na ito sa numerator natin ay factorable yan. At ang equivalent niyan, pag pinactor out mo yung term na ito, ang kalalabasan dyan ay 2 times ng 1 minus x times ng 5 minus 2x. Okay? Kapag dinistribute mo lahat yung term na yan, babalik ka ulit dito sa term na ito. Okay? Over ng 1 minus x times ng square root ng 5 minus 4x minus x squared. So, kaya natin pinactor out kasi pwede pa natin matanggal yung 1 minus x na yan. So, maka-cancel out na yan. Okay? So, matitira sa iyo, ito pa, yung 2 natin, multiply natin sa 1 over 18, so that will give you 1 over 9. Okay? So, kaya, 1 over 9 times 5 minus 2x over square root ng 5 minus 4x minus x squared. Okay? So, pag ito, minultiply natin dito sa term na to, ang pinaka-final answer na natin ay 5 minus 2x over 9 square root ng 5 minus 4x minus x squared plus c. Okay? So, dito sa example number 3, grabe ang solution. Napakahaba talaga kasi polynomial yung given sa atin. Okay? So, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at saka kailangan matyaga ka talaga sa pagsosolve. Kasi once naman nakuha mo yung tamang sagot, yung pakiramdam ay masaya kasi na-achieve mong masagutan yung mga ganitong kahirap na problem. Okay? Now, let us discuss another substitution. Okay, itong substitution na ito ay ginagamit kapag yung rational or yung partial fraction mo ay mayroong trigonometric function. Okay? So, sabi niya, ilat mo daw ang x mo ay equal sa 2 arc tangent z. Okay? Tapos, ang sin x mo daw ay equal sa 2z over ng 1 plus a squared. At ang cosine x mo daw ay equal sa 1 minus a squared over 1 plus a squared. And, your dx ay equal sa 2dz over 1 plus a squared. So, itong mga data ng mga sin cosine mo, nakuha yan dito sa right triangle na ito. Wherein yung x mo, yun yung angle. Okay? Tapos, ang adjacent side mo ay equal sa 1 minus a squared. And then, the opposite side ay 2z. And then, yung hypotenuse mo ay 1 plus a squared. So, kung gusto mo makuha yung equivalent ng tangent x mo, that is equal to opposite over adjacent. Okay? Tapos, kung gusto mo naman makuha yung cotangent mo, i-reciprocal mo lang yung tangent mo. Makukuha mo na yung cotangent. Kapag gusto mo naman makuha si cosecant, i-reciprocal mo lang yung sin x mo. Pag gusto mo naman makuha si secant, i-reciprocal mo lang itong cosecant, cosine x mo. Okay? Tapos, kapag ibabalik mo na daw yung pinaka original equation, gamitin mo daw na ang z mo ay equal sa tangent 1 half x. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung isa pang substitution na kapag ang given sa atin sa rational fraction ay may trigonometric function. Okay? So from number 1, determine the integral ng dx over ng 1 plus sin x minus cosine x. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa problem number 1, pinapahanap sa atin ang integral ng dx over 1 plus sin x minus cosine x. Okay? So, dahil merong trigonometric function ang rational fraction natin, so ang gagamitin natin ay yung substitution na itinuro kanina. Okay? So, sabi niya, kapag given ka ng sin x, i-substitute mo daw na yun ay equal sa 2z over ng 1 plus a squared. Kapag given ka naman ng cosine x, substitute mo daw na yun ay equal sa 1 minus a squared over 1 plus a squared. At yung dx niya ay equal sa 2dz over ng 1 plus a squared. Okay? So, i-substitute ngayon natin itong mga data na to dito sa pinaka-equation natin. So, ang dx, that is equal sa 2dz over ng 1 plus a squared. Okay? Tapos, 1
plus ang sine x natin ay ito. Okay, kaya naging 2z over 1 plus a squared minus ang cosine x mo naman ay ito. Okay, kaya naging 1 minus a squared over 1 plus a squared. Okay, now we get the least common denominator dito sa denominator natin na to. At ang least common denominator natin ay 1 plus a squared. Okay, kaya naging 1 plus a squared plus 2z minus ng 1 minus a squared over ng 1 plus a squared. Okay, you use your algebra. Alam nyo na kung paano gawin ito. Okay, now ito, okay, magka-cancel out na yan. Okay, tapos ito pag sama-samahin natin to, kasi may makakancel out pa tayong term dyan. Okay, so nag-cancel out na yung 1 plus a squared na yan. So kaya 1 plus a squared plus 2z minus 1 plus a squared. Kaya itong 1 na to, 1 minus 1 ay 0. So wala na yan. So ang matitira na lang sa term mo, itong 2dz na to sa numerator, tapos c squared plus c squared, that will give you 2z squared. Okay, plus 2z. Okay, tapos ang common factor sa denominator mo ay 2z. So ipapactor out pa natin. So magiging 2dz over ng 2z times ng c plus 1. Okay, tapos yung 2 na yan, magka-cancel out. So, ang matitira na lang sa integral mo, integral ng 1 over ng z times ng z plus 1, dz. Okay? Now, para hindi tayo mahirapan mag-integrate, paghihiwalayin natin ito. Okay? So, ito, term na ito, okay, ay equal sa integral ng 1 over z minus ng 1 over z plus 1, quantity dz. Kapag yan, kinomin least common denominator, which is z times z plus 1, babalik ka ulit dito. Okay? So, ito yung pinaka-equivalent term nitong term na ito. Okay? So, distribute natin itong dz dito sa term na yan, tapos tsaka natin sila paghiwalayin sa ng integral kasi naka-difference rule ito. So, kaya dz times ng 1 over z, that will give you dz over z. Tapos, naka-integral siya. Okay, dinistribute na natin ito. Minus integral nitong term na to, which is dz over ng z plus 1. Okay? Now, doon tayo sa my first term. We let u is equal to z. And then, we get the derivative ng u, that is equal to derivative ng z ay 1 dz. Okay? Kaya, ang du natin ay equal sa dz. Okay? Doon tayo sa second term. We let u, okay, is equal to z plus 1. Okay? And then, we get the derivative ng u, that is du is equal to derivative ng z, that is 1 dz, plus derivative ng 1, that is constant, so 0. So, kaya ang du natin ay equal sa dz. Okay? Now, ang gagamitin natin formula dito ay yung integral ng du, okay, over u, okay, is equal sa ln ng absolute value ng u. Okay? So, buuin na natin ngayon yung formula. Okay? So, dito, ang dz natin sa first term ay du. Okay? Over, ang z natin ay yung u. Kaya, u nung first. Okay? Tapos, minus, ang dz natin sa second term ay du. Tapos, ang z plus 1 naman natin ay yung u natin. So, yan yung u nung second term. So, ibig sabihin, pag in-integrate natin itong dalawang term na ito, ang formula ang gagamitin natin ay ito kasi kaparehas ng general form na ito, yung pinaka-term dito. Okay? So, ang integral nito, ang unang term ay ln ng absolute value ng u ng first term minus ng integral nitong second term ay ln ng absolute value ng u ng second term. Okay? So, i-substitute na ngayon natin yung equivalent value ng u dito sa pinaka-equation na ito. Kaya ang lalabas ay ln ng absolute value ng z. Kasi ang u natin sa first term ay z. Okay? Tapos minus ng ln ng absolute value ng z plus 1. Kasi ang u natin sa second term ay yung z plus 1. Okay? Now, sa properties ng logarithm, ang ln kapag sinusubtract mo, yun ay equal sa division ng pinaka-term ng ln na yun. Kaya, pwede mong i-rewrite yung sagot mo na ln ng absolute value ng z over ng z plus 1. Okay? Now, para daw mabalik natin siya doon sa pinaka-original term niya, okay, na naka-x na, sabi niya,
gamitin daw natin ang z natin ay equal sa tangent ng 1 half x. Okay, para daw bumalik dun sa original variable. So, yun ang gagawin natin. So, ln, ang z natin ay tangent ng 1 half x over ang z din natin ay tangent 1 half x plus 1. So, ito na yung magiging final answer mo. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan at naging makabuluhan itong tutorial na to. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!